Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, it so happened na kailangan kong gawin ang video na ito upang marami ang makaalam. Ayan, so napakahirap po ng buhay sa kasalukuyan. Maraming bagay yung kailangan nating isipin, maraming bagay yung kailangan nating isaalang-alang. Ayan, so isa na nga rito ay kung saan at kung paano tayo mabubuhay, saan tayo kukuha ng pagkakakitaan. So kung ano yung madali, ano yung pinakang kakayanin, ay yun yung ginagawa natin. Okay? So 2022 nang naisipan kong magtayo ng kainan dito lamang sa harapan ng aming bahay sa Santa Mesa, Manila. Ayan, ito yung komida cravings. Ayan, so ang sumunod na pinroblema ko dito ay kung saan ba ako hahanap ng tao. Yung tao na makakatulong ko para mapaunlad ang business na ito. Ayan, so marami akong nakausap, marami akong na-interviews na mga aplikante. At karamihan sa mga nag-apply, ang unang tanong sa akin ay magkano ang sahod? Ano ang gagawin ko po? So para sa akin, kapag unang sagot pa lamang ng applicant ay magkano ang sahod, X na kaagad ito para sa akin. Bakit? Dahil papasok lamang ang taong ito dahil sa salary, dahil sa sahod. Wala itong magiging, kumbaga, yung puso niya, yung damdamin niya ay magiging wala sa, alam niyo yun, sa pagtatrabaho. Dahil papasok lamang ito dahil sa sahod, dahil sa magiging income niya sa kumpanya. Okay, so during the year-end Christmas party of My Press Printing Corporation, ay sinurpress ako itong si Jefferson G. Pacol, no? Dahil nga, during his stay in the company, no, sa kainan, ay naging kabahagi siya. Kumbaga, kung kailan ako nagkaroon ng second branch ng Comida Cravings. Ito yung branch namin sa Pasay City. So, nung nag-apply siya, wala po siyang reklamo, wala siyang katanong-tanong. Ang sabi nga niya sa akin, magdadala daw ba siya ng kanyang resume, ng kanyang CV, ganyan. At magdadala rin ba siya ng ID, kung ano-ano man. Yun po ang unang sagot niya sa tanong niya sa akin. Hindi niya sinagot, kumbaga hindi niya tinanong sa akin, magkano po sahod, boss? Ano po yung gagawin ko dyan, boss? So, nagustuhan ko yung ganung attitude. Dahil nakikita ko na kapag ganoon ang attitude mo sa trabaho, ibig sabihin, yung puso mo ay nandoon sa business. And I'd like to inform everyone na hindi man po malaki yung pasahod na aming ibinibigay sa kumpanya, sa mga empleyado namin, ay nandoon naman po yung puso namin. Kasi ako po ay galing sa hirap. Hindi po ako mayaman. Nagsisikap lamang po sa kasalukuyan, ay ganun pa rin naman ang aking ginagawa. At siguro naman ay hindi masama na bigyan mo ng kaunting kasayahan o kaligayahan o kumbaga bigyan ng reward ang isang tao na naging mabuti para matulungan ka doon sa business. And ayun, so sa iyo Jefferson G. Pacol, sana ay pamarisan ka ng iba't ibang mga kabataan sa kasalukuyan. Ayan. So kinausap ko rin po si Jefferson, sabi ko sa kanya, huwag mong ituon ang 100% mo sa trabaho. Kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong pag-aaral. Dahil kapag nakakuha ka ng diploma, hindi yan makukuha, hindi yan maaagaw ng kahit sino. Okay? So magkakaroon ka ng mas magandang hanap buhay, mas magandang trabaho. So sinabihan ko rin po ang mga managers ng Comida Cravings na kung oras na ng pahinga, ay pagpahingahin ang lahat ng mga empleyado.
Si Jefferson, kung oras ng kanyang pag-aaral, kasi hindi po full-time yung kinuha ko sa agreement namin na Jefferson. Kasi sa alam ko naman pong nag-aaral siya. So sabi ko sa kanya, magsabi lang siya kung anong araw yung may pasok siya. At yun yung bibigyan natin ng oras. Kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral. Kasi yun yung bagay na hindi natin maaaring palitan. No, hindi yun maaaring mabayaran kahit operan mo siya ng above minimum na salary. Kung hindi naman siya makakapag-aral, useless din yung kanyang itatagal sa kumpanya. Sisirain lamang natin yung kanyang future. So, sinabi ko sa mga managers ng Comida Cravings na kausapin si Jefferson kung oras ng pasok sa paaralan, no, online, ay bigyan ito ng oras. Payagan itong makapasok virtually sa klase. Ayan. So, subalit minsan talaga matigas ang ulo ni Jefferson, no? Kasi alam nyo yun, guys, yung may schedule siya pero umaabsent siya, which is yun yung ayaw ko. Yung umaabsent siya tapos nagtatrabaho. Kasi sabi niya sa akin, siya daw yung nagpapaaral sa sarili niya, which is nakakaantig, di ba? Kasi ako galing din ako sa hirap and I understand, no, yung kahalagahan ng pag-aaral. That's why kung ano meron ako sa kasalukuyan, kung ano ako ngayon, dahil ito sa edukasyon na mayroon ako, dahil sa experience ko na mayroon ako sa kasalukuyan. So pamarisan natin si Jefferson G. Pacol.